Hello guys, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ulit ay nasa Munting Hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng 2024. And tayo na po ay nasa Year of the Wood Dragon 2024. And for today's update and for today's video is gusto kong ibahagi yung naging matagumpay ko na pagpaparami ng isa sa mga variegated na herbal medicine, medicinal plant. Ito po yung tinatawag na Cuban oregano plant or mas kilala sa tawag na marjoram. Ang oregano plant, short update and background, ang name na oregano is nagmula siya sa Greek words na oros, which means mountain or bundok, at ganos, which means kasiyahan at kagalakan or joy. Ito po is nagmula sa ancient Greeks at naniniwala sila na ang herbs na ito was created by Aphrodite, the goddess of love. Kung kaya naman ang ganitong halaman po is symbol of joy. And since then, ito na po ang ginagamit sa namadala sa mga rituals at commitment ceremonies para po sa pag-promote ng pag-ibig, love, good fortune, good luck, happiness. And since may strong connection siya doon kay Goddess Aphrodite, itong oregano plant po is used in Greek and pagan wedding ceremonies, either po doon sa pag-weaven ng head ng wreath or yung tali or rope during pagan hand fasting ceremonies. Para po, ginagawa po ito is nasagawa para po sa long-lasting love in relationship. And also, kapag meron ka neto sa inyong bahay, ito po ang magsisilbing lucky charm, money plant, feng shui house plant, at money plant din po ito. Dahil may masangsang po siya na amoy, ito po is nagtataboy ng kamalasan, ng kahit anong uri ng unhealthy vibrations, negative energies sa ating bahay. At kapag napisa ang isa sa mga dahon neto, ay naglalabas po siya ng isang masangsang na smell or amoy na ayaw po ng mga bad spirits or evil spirits po. At itong halaman na ito is kapag meron ka sa inyong bakuran ay pwedeng magsilbing daan. Kung wala po tayong mga gamot or pambili ng gamot, ginagamit po siya as one of the herbs or medicinal plants na kung saan nag-cure ng colds, ng ubo, ng cough, at yung flu or trangkaso. And also, based on spiritual and magical uses ng oregano, ibabahagi ko po ang 10 benepisyo, lucky feng shui benefits, at yung tinatawag na lucky charm ng ganitong halaman kapag meron ka neto sa inyong bahay. Una po sa lahat, pwede po natin siyang ipampaligo. Mag-select or pumili po tayo ng 7 or 9 na dahon. I-extract po natin ang katas neto at ilalagay po natin iyon sa ating tubig na gagamitin po para sa pagligo. Dahil ang oregano po is tumutulong para maging calm ang nerves at maintain po natin ang clarity. Since ang oregano is herb of love and happiness, and ginagamit din po ito sa mga love spells at nagpro-promote ng self-love para sa ating sarili, guys. And if you're feeling stress, worn out, or kinakabahan ka, ang isa po sa mga bagay na dapat natin gawin is try to have this oregano bath at para po maihalo natin or ma-extract natin ang katas neto, since maliligo po tayo, maglagay po tayo ng 7 to 9 leaves neto sa isang kettle, punuin po natin ang kettle na iyon at ilagay po natin ng 7 or 9 na dahon. Wag na wag po tayong gumamit ng dahon na merong even leaves or foliage. Dahil hindi po yung nagiging maganda, dapat po add or kailangan may sobra po para sobra din po ang biyaya na pwede niyang ibigay. At kapag na pakulo na po natin yung oregano sa mismong kettle, ilalagay na po natin
yung tubig na iyon sa ating tubig na pagliliguan, at yun pong tumutulong para po maalis kung ano man ang mga negative energies, vibrations na nakuha natin sa ating workplace, sa paglabas po natin, sa pag-travel. And isa rin po na dapat natin gawin kapag gagawin po natin yon, ito po ang magsisilbing daan, makakatulong po para maging organisado ang ating mga thoughts at ma-achieve po natin ang peace of mind at clarity of mind. And also, pwede din po siyang gawing oil. Oregano oil po is magandang gamitin. Kung sumasakit po ang ating ulo, may mga muscle pains, ay pwede po natin siyang ilagay, ipahid sa mga parts na may sakit po sa atin. At dun po ang mag-relieve ng tension, ng conflicts, ng stress na ating nakuha sa isang matagal at habang travel kung tayo po is nakatira sa malayong lugar. Then second po, ang oregano po is pwede po natin siyang ilagay. Pumili po tayo ng 5 hanggang 7 dahon at ilagay po natin iyon sa ilalim ng ating unan, or para po hindi siya mapitpit, ilagay po natin siya sa isang tissue at i-fold po natin yon. At yung tissue po na mayroong oregano, ilalagay po natin siya sa ating ilalim ng ating unan para po maalis ang mga unhealthy vibrations, not so good energies na siyang dulot ay hindi maganda sa ating buhay. Naniniwala ang mga Asian Greeks na kapag uminom ka ng oregano tea, ito pang tutulong sa atin para po maalis ang mga masasamang panaginip. At ginagamit ito dahil isa rin po ito sa pinaka makapangyarihan, pinaka powerful na herbs and spices para sa pag-encourage ng prophetic dreaming. And simply sleep with oregano plant or leaves, and ito po ang magsisilbing daan para po masiguro natin, dahil ang amoy neto is nakakatulong din po. Pag nalanghap po natin ang aroma neto is nakakatulong po siya para po mabilis po tayong makatulog. At para sa susunod na araw ay magampanan po natin ang ating trabaho, ang ating hanap buhay ng maayos, masigla at masaya. Then pangatlo guys, ginagamit din po itong oregano bilang lucky charm bags for safe travels. So dahil ang oregano po is sumisimbolo at nagre-representa ng malayang pagdedesisyon at good luck, at ito po ang tumutulong para maging excellent herb para po makatulong, para po iwasan natin ang mga trahedya, sakuna na siyang pwede nating maranasan habang tayo po is nagtatrabaho, tayo po is nagtatravel. And bago ka umalis ng bahay, situate na meron ka neto sa inyong pocket. Yes po. I-discuss ko yung kung paano siya magiging lucky charm bag sa susunod na update natin or vlog. Then pang-apat po, keep potted oregano plants in your home to attract peace and tranquility. Since madali pong alagaan ang halaman na ito, sila po is napaparami po, you can easily propagate ang oregano plants sa pamamagitan po ng leaves or tangkay. Itong aking halaman na ito is pinopagate ko by means of stem cutting. At para po masiguro natin na magiging matagumpay ang pagpaparami nito, ay situate na kapag kinat po natin siya ng 7 to 9 inches ang haba ng kanyang mature or old na tangkay, ang pinagkatan po yung tulo po is lalagyan po natin siya ng cinnamon powder para po mabilis po na ma-cure ang callus na kanyang nakuha nung kinat po natin or hiniwa po natin siya. Nakakatulong po ang oregano plant para po maalis ang tension na siyang possible sa ating pamilya, na siyang nagiging daan din po ng pagkakagulo, hindi pagkakasundo. At isa rin po ang halaman na ito na considered shield or protector sa mga gustong gumawa ng hindi maganda, especially ng evil eye at yung palipad hangin, kulam at mga daot sa ating buhay.
Kapag meron ka neto is matatanggal ang negative energies at nagpro-promote ng peace within sa bahay po natin. And for example, meron kang nagkaroon ka ng conflicts or hindi magandang argumento sa inyong partner, ay try to sprinkle dried oregano in the area kung saan kayo nagtalo, and ito po magtatanggal ng tension at mag-open up ng communications between your partner at doon sa sarili mo. You can also have this potted oregano plant in your sa harapan na pintuan ng ating bahay, main door, para po ma-attract ang peaceful argument-free environment sa ating workplace, sa ating bahay. At ito rin pong halaman na ito, isa rin po ito sa mga halaman na siyang tutulong para po makuha ang mga matutumal since nagkaroon na po ng argument sa ating bahay para maalis ang mga tension, yung mga stress, yung mga vibrations, negative chi. Kapag meron ka neto, is tinutulungan po tayong ma-eliminate, ma-vanish ang mga vibration na iyon at ipapalit po neto. Sila po magtatanggal ng mga negative energies. Kapag natanggal na, ay papasok na po ang maaluwan, masagana, buenas na pamumuhay sa ating buhay. At yung panglima, at para po, dahil ang dried oregano po, pwede din po siyang gawing spices, herbs and spices na pwedeng ilagay sa ating mga recipe, particularly na mga pasta or spaghetti. Yes, thinking of cooking a meal for your loved one to rekindle the romance is one of the best options that you can have for this oregano plant. Also, para po makapag-promote siya ng feeling of lightness, affection, and happiness, try to surprise your loved ones. Gumawa ka ng isang recipe na may content ng dried leaves para po maibsan at ma-feel ng tao na yon na talagang mahal po natin sila. And also, ang panghuli, ito po ay nag-attract. Kapag gusto nating agarang matupad ang ating mga panalangin, pangarap, goals, objective, ay isulat po natin sa harapan ng halaman na ito ang ating mga special intention. See to it na wag lamang pong sarili natin ang ating i-include or isama, kumbaga kapag isinasama or tinatry nating include ang ating pamilya sa ating mga pangarap, ay agad na matutupad ang mga bagay na ating gustong mangyari sa ating buhay. Isama po natin yun. Isama po natin. Dapat po nanggagaling sa ating puso ang bawat mithiin. At para mabilis siyang matupad, lalakipan po natin ng sipag at syaga ang bawat ginagawa po natin. Nasa Diyos ang awa at nasa tao po ang gawa. Lalakipan po natin ng pagsusumikap, ng pagsisipag, at humana po tayo ng possible way para po ma-achieve ang ating dreams in life. Ang mga halaman po, kagaya ng ganitong halaman na oregano plant, sila po ang nagsisilbing guide lamang po. It doesn't necessarily mean na kapag meron ka neto, hindi ka na mag-work, hindi ka na magtatrabaho. Kumbaga, ang mga halaman po, ang nagsisilbing daan lamang po para po maalis ang pagtatalo, negative vibrations na siyang possible sa ating nasa ating sarili, bahay, at kung ano pa man yan. Short update lamang po guys, nawa po yung nakakuha po kayo ng mga kaalaman na siyang tutulong. Part 1 pa lamang po ito, may part 2 po. Next time po is ituturo ko kung paano magkakaroon or gagawing lucky charm bag ang dahon ng oregano plant. Ingat po tayong lahat, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Napakaganda guys, di ba po? And propagation ko na ito. And ingat po tayong lahat.